Hi everyone! Welcome back to Sam's channel! Ayun si Sam. Kakain lang namin ng lunch. Niluto ni Sam ito. Ano to, Han? Pininyahang manok. Pininyahang manok. Alatang hindi marunong magluto, di ba? Yung breakfast namin, banana bread. Lockdown eh. Di pa pala ako naliligo. So, may ligo ako. Tapos, kailangan today naka-helmet na tsaka naka-protection gear para safe. Kahapon, hindi ako nakapagsuot ng helmet tsaka ng ano, ng gear, kasi yung protection gear, kasi hindi naman namin expected na makakaya ko siya. Ano nga, maligo ka na, ikaw na lang mauna. Si Sam, bungee. Ano? Sige. Matututo ka na ngayon. Matututo na ako today. Alam ko na, huwag kami na masyadong mag-gear. Meron ditong elbow tsaka knee, di ba? Yun nga. So, pwede naman ako, since mainit sa basement 5, pwede naman na hindi naka-jacket. So, yung susuotin ko, naka-tank top. Tapos, basta yung elbow protected. Tapos yung knees, tapos naka-helmet. Yun ang importante. Tsaka naka-rubber shoes. Ayan. Ito guys, makikita nyo. Puro alikabok na. Ito yung gagamitin ni Yen. Pang tuhod. Tsaka pang dito kalulod. Okay. Ano yung red? Red, di ba? Ay, hindi mo alam to. Ah, yung dito. Parang pag ninidown ka. Ganon. Hindi ka naman marunong talaga. Okay, ito yung pang knee protection. Oo, ito naman yung elbow. Okay. Yan yung talaga yung una kong... Ilang years na yan, ha? Sobrang tagal na. Oo. Tapos kung gusto mo mag-jacket, meron din dito. Ayaw mag-jacket. O, yan. Ito yung mga ano ko. Sa showy. Ano to? Yan yung pinasayaw ko, di ba? Sa showy, yung ano niya, stock na visor niya, ito rin. Tapos, sa unang-unang helmet ko, LS2. Tagal na nito. Okay, so ilalabas na natin to. Dahil gagamitin ng Reyna. Okay. So baka mahuli kami sa basement 5. Hindi yung helmet ni Sam. Nasa taas ng ano namin, ng bed. Pa-plug ko yung helmet. Ibu-block daw niya yung helmet sa susunod. Ito yung kwarto namin, magulo. Okay, yung gagamitin. Nasa ibabaw ng cabinet namin yung mga ano niya. Gabit yung civil ang mabili ko dito para yung profile. Man, gusto ko yung lagyan mo nung may ano, yung may ganun lang dito. Ano yun? Yung may sharp. Yes. Okay, papa-ano ko rin to. Papa-sprayan. Spray-an mo, ano? Gusto siyang style. Gusto ko yung parang may shark dito na ano, na may pangil, no, Han? Okay, yung gloves niya, mga kaibigan. Han, kailangan isanitize mo yung uto. Oo, kasi hindi mo pinipan eh. Baba na. Ito, last time, nung ginamit ko siya, nung nag-ride kami, tapos ginamit ko to, wala pala siyang visor. So, nainitan ako. Kaya the whole time na nag-ride kami, nakaganon ako. Kasi walang visor. Ay, diba? Ayun nga. Mas maayos yung cabinet niya kaysa sa akin. Sa akin, magulo. Since hindi natakpan ni Sam yung motor kagabi, so kailangan today, sabi ko sa kanya, isanitize niya yung motor. Kukuhain ko yung boots na gagamitin niya. Okay, ito yung gagamitin ni Yen. Kasha ba sa akin yan? Kasha to sa'yo kasi talagang... Actually... Matagal na siya. Ito, binili ko to. Alikabok eh. Binili ko to. Forma to eh. Mga nasa 8,000 to or mga 9,000 ganun. 2.5, pinagbili. Ang ramdam ko ang kwento, kaya pinagbili ng 2.5. Parang hiwalay na sila nung asawa niya. Ang nagbenta sa akin nito, asawa ng rider. Anong size ba nito? Size 9. Okay. Asawa ng rider ang nagbenta sa akin nito. Tapos? Tapos 2.5, sabi ko, binili ko na. O yun. Eh, hindi ko na nagagamit. Yung pala, may gagamit ng iba.
So ako na yun. Anong size niya ulit? 9. Ah, size ko yan. Hindi mo yung pinakita sa akin. 43. Forma. Design in Italy. So ito, helmet ko na siya. So this one, helmet forma. Ko na siya. Ayan o. Forma. Akin na to, Han. Oo, yung marami ng mga helmet. Tapos dito, papalagyan ko siya ng yung may nakaganon na shark. Diba ha, nakaganon? Dito yun, no? Dito, mata. May sticker naman ako ng aray eh. Tapos dito, dito yun eh. Yun, nakaganon yung... Parang, oo, parang so nakaganon. Para pag nakaganon ako, tapos dumingon ako, may shark dito na ganon. Large size po si large size. Yung mga helmet ni Sam, medium. Yan. So ito, regalo na niya sa akin. Request ko sa kanya dito. Lagyan mo to ng visor, Hannah. Maliit ang ulo ko. Meron dito ang visor. Magkagaya yan. Dito, lalagyan diba, mo. Diba, pumunta kami ng Japan. Parehas meron yan, no? Tingnan mo, ha? Pakita ko sa'yo. Kaya lang, pag nasa basement 5 ka. So kailangan daw, naka-surgical gloves. Pero wala naman kaming surgical gloves. So gloves na lang naman yung gagamitin. Eto, guys. Nung nag-Japan kami ng asawa ko, binili namin to. Ngayon, ang hindi niya alam, ano to eh, Quantum J. Ayan o, Quantum J. Ibig sabihin niya, hindi niya alam, na yung visor nito, ay pwede dito. Ah, pwede pala dito. Ngayon, paano pagkatanggal nito? Saan mo lang yan? Tapos kukuhain mo lang dito, sungkitin mo. May visor ba yan? Okay. Pagka sinungkit mo yan, okay. Tanggal na. Oh. Ayun na siya. Ngayon, ito rin same lang din 'yan. Hindi gusto ko sana 'yung visor sa loob, 'yung nagaganon-ganon. Wala, hindi na 'yan pwede. Ah, walang ganon. Ay, ganon. Meron 'yun sa mga ano. Okay. 'Yung visor na ganon? Oo. So 'yan ang kailangan mo. Ito nga. Okay, hindi ko na ikakabit pero parehas kasi sa basement madilim. Eh ito, ano 'to is light smoke lang 'to eh. So kita pa rin ang mukha. So mas maganda 'to i-drive sa gabi. Eh, madilim sa pipay. Kaya ito na lang gamitin niya muna. Ah, ito gagamitin ko. Hi guys, nakabihis na ako. Kailangan nakatali yung buhok. So, itatali natin. Paano to, Han? Right, left? Right side mo. Tingnan. Ayan, yun yung dito yan. Ano? Hi guys, naligo na ako. Nagbihis na ako. Pero ganun pa rin. Oh guys, kanya na si ano, Syra, EXO na pangalan, di ba? O tas may age 2 na mangyayari. Oh, yung age 2 pala, yun yung si EXO. Punta na kami sa basement. Kailangan para safe. So dito sa elevator, may naka-plastic over siya. And sanitized every hour. Ginagawang perfume ni Sam yung ano, yung alcohol. Para safe. So, bawal humawak sa pindutan. Han, sanitize mo muna. So, kailangan masanitize muna kasi hindi niya natakpan eh. Kasi hindi pa pwedeng takpan kapag mainit. So, yan. Sanitize muna yung mga... Hindi rin maano yung... Hindi rin na mataya, Han? Hindi rin mataya pag ano? Ano yung mataya? Kanang ano ba? Masig mataya, Munggod. Ano Marast. Ha? May di-alkoholan ni mo. Bakal ba yan na? Nagbisaya na. Hindi na ka muna mag-Tagalog. Ayan, okay. Han, suotin ko muna yung gear ko. Ha? Ready ka na ba? Memorize mo pa rin ba yun? Yes, memorize mo mo rin yun. Fast learner ka naman eh. Okay, ano na siya? Sinay. Ha? Sinay na siya. Okay, guys. O, yun o. 70 na o. Pwede na. Tuning mo na to? Yes. Thank you.
lang kami dito. Sana matuto ako today. Kamusta? Natumba ka? Kasama yan sa... Kasama yan! Left yung mga sa akin. Okay. Magsa! Wala naman pala. Ayoko na! Ay, ganun talaga. Ganun talaga. Kaya tumama yung ano ko nandito ko. Natakot ako. Hindi ko nga pala makaya pag dito. Ano? So hindi, dapat magmamabagal ka? Dapat magmamabagal ka? Hindi, yung sabay siya na nakaganon. Ay hindi, eh di ano lang. Nalate yung ganun na pa ako. Dati kasi natumba ako sa bike, nakita ni Sam yun, kasama ko yung mga kapatid ko, nagbike kami. Tapos nauna yung ulo ko, ganun bumagsak. So dapat pala, kapag natumba yung motor, since sobrang bigat, as in, so hayaan mo lang siyang matumba, so tumalon ka na lang. Kasi pag pipilitin mo,
sasakit yung baka madaganan yung legs mo. So natakot ako kayo na baka madaganan yung legs ko. Buti naman hindi. Tsaka very light lang naman siya. Sinabay ko kasi ng pag-brake yung sa kamay tsaka sa paa. So nung bin-brake ko siya, nalit yung pag-apak ng kanan ko. Yun, kaya ako natumba. No, Han? Yun. So next time na lang ulit. Kasi ang nangyari, tumigil ka muna. Tumigil muna siya, tapos biglang na out of balance siya. Hindi, pinractice ko kasing mag-break ng sa kamay tsaka sa paa. Ah, okay. So pinractice kong mag-break, sabi mo eh. Kasi, so, nalate yung kasi ang motor, once na niliko mo yan at medyo kinanan mo yan, yung weight ng motor mas lalong pupunta doon. Parang right-handed ako, pero pag nasa left siya, mas kaya ko siya. Pag nasa, bakit kaya ganun, Han? Hindi, ganun na. Ah, weak kasi yung left ko. Siguro, may ganun talaga. Kasi ako rin eh, mas magaling ako sa kanan naman, kaliwete ako. Ah. Mas magaling ako mag-banking sa kanan okay. Kaysa sa kaliwa. So kapag nasa left yung motor, kaya ko siyang dalhin. Oo. Ang problema ko, pag nasa right na siya, hindi ko na siya kaya. Tapos ang bigat pala niya nung gumano na siya. Wala na, hindi tumulon na ako, no? Okay, para sa akin, kasama talaga yun. Yung babagsak ka, tapos doon ka matututo eh. So, ang maganda nito, wala ka sa kalsada para practicing. Diba? Nandito ka sa, somehow safe to kasi nga, lockdown, walang tao. Walang tao dito walang sa basement. Tao, walang gumagamit ng sasakyan. So, oh. Talagang ano siya. Meron lang, dalawa. Tsaka dahil sa ingay ng motor, talagang maa-alert ang tao. Kailangan mag-sanitize. At least yung parking ng sasakyan namin, elevator agad. So, iniisip ko talaga yan. Buti may available na. Ayan o. Ginagawa niyang perfume yung alcohol. Kasi nga, sanitize nga. So, pabalik na kami ng unit. Tapos na yung practice ko. Ilang tao dito. Ayan si Sam. Bye guys! Thank you for watching!